very heartwarming. I feel so honored, Ate, to be given this chance to host the ABS-CBN Star Magic Workshops virtual press conference. So guys, Ate Tess, this afternoon is special as we announce another milestone of Star Magic Online Workshops. Exciting to guys, we're just going to enjoy because today it is going to be an interesting, we're gonna have an interesting discussion for all of us as we talk about learning and enhancing our talents in this new normal. Diba, admittedly, we already miss going to our classrooms, meeting new friends, new people, new teachers, diba? But because of the current situation, Star Magic Workshops shifted to online workshops. Kaya para po sa kaalaman ng lahat, our virtual workshops started since the start of the pandemic. At naging matagumpay po ito dahil sa dami ng mga nag-apply para ma-experience din ang world-class training ng inyong mga favorite kapamilya stars. So this afternoon, we will know more about Star Magic Workshops and what are in store for us for this last quarter of 2021. Tama. Kinakabahan pa ako before I go to auditions, ganyan. Pero ngayon parang, oh sige, let's go, let's do this. Parang nabawasan yung bigat na nararamdaman ko because I was able to learn the right techniques from Direk Rhyan. So it's just amazing to do that and to use your pain as, kasi I'm doing the acting workshop now, to use your pain as fuel to actually, you know, have a great performance every time you do. Yung tinatawag na karga, di ba? Yes, yung karga. Oo. Na parang, sige, saktan nyo na ako, gagamitin ko yung pain na yan. Correct. Pero Lou, ikaw personally, na-experience mo ba yung setup prior to pandemic? Yung talagang may physical interaction with your coach? Wala po. You haven't experienced that? Oh, I wasn't able, but I did nag-theater workshop po ako, pero iba din talaga na, pero masaya ako because even during the Zoom workshops, I was still able to do it, you know, still partner up with my scene work na kasama, ganyan. So it was still okay. Thank you. Yeah. And of course, maraming salamat sa lahat ng mga dumalong press. Maraming salamat sa palagi ang suporta ninyo sa amin to disseminate the information, to create the awareness na sa pinagpapatuloy naming training, world-class training para sa mga artista, hindi lang para sa ABS-CBN, but even we reach out to Filipinos abroad and all over the world. Thank you, Tess. Thank you, Lou. Salamat po sa laging pagsuporta sa Star Magic Workshops. Ang dami pong dreams na nabubuksan, natutulungan matupad nitong Star Magic Workshops. And isa po kayo doon sa mga nagpapakalat ng word, kumbaga. And I thank you for that. Salamat po. I remember talaga, script writing class namin yun eh, sa Lasal. Tapos tahimik lang talaga siya, hindi ko siya mahiyain. Tapos sabi ko lang sa kanya noon, naalala ko, meron akong pinasulat sa kanila, pinaarte na exercise. After that, sabi ko, alam mo, anak, gwapo ka. Gusto mong mag-workshop. Tapos, Direk, ayun talaga yung tumatak sa akin hanggang ngayon. Yung sinabi mo. Nagsakanya, alam mo, gwapo ka, anak, baka gusto mong maging artista. Tapos masungit pa nga siya noon eh. Yung pala, mahiyain lang siya, sabi niya. Okay po, ganun lang siya. Tapos, the next day or within that week, nanood siya ng, imagine mo yun, pinangutang niya pa yung pabasahin niya papuntang Manila, galing Dasma. Tapos, nanood siya ng workshop ko. I think kay Aniyata yun eh, kay Catherine Bernardo, one-on-one. Eh, usually, bihira ako nagpapapanood ng one-on-one. Tapos, nagustuhan niya. And then, nag-enroll siya sa class ng, I remember, year and then. October, November sila nag-start. And then, yun yung batch nila ni Alora na may output ng digital film, yung Anino. And from there, nakitaan na siya ng husay. And then, he worked his way up to the master class. As a student, ang maganda kay Christian is, he's a sponge. Yung willing siya to learn. Laging alam mong, there's always much to learn for Christian. At hindi siya takot sumugal kung ano pa yung pwede niyang malaman kahit na alam mong
nandun yung fear, nandun yung anxiety, di ba? Lagi kami nagkukwentuhan yan, di ba? O Direk, meron akong pelikula kay Direk Joel, kay Direk Chito. Imagine mo yun, nalampasan niya yung mga bigating direktor, pero minsan sasabihin niyan sa akin, Direk, hindi ako napagalitan. Para bang bata lang. Di ba? Nag-thumbs up sa akin yung direktor, which is, I feel na yung sipag niya kasi sa workshop, that prepared him, and not only the confidence, but I think yun, dapat ganun ng artista eh. Yung anytime that opportunity knocks on your door, preparado ka kasi first impressions last. And I feel that yung passion kasi ni Christian to learn, that puts him to that pedestal of being a good actor. That's amazing. Thank you, Direk. Kapag nag-knock ang opportunity sa'yo, dapat prepared ka. Ako, naniniwala ako doon. Dahil siguro it took me 6 years bago ko mabigyan ng opportunity na yung first film ko. Doon sa 6 years na yun, aral lang ako ng aral ng aral kay Direk Rhyan. Series of rejections, series of no's, but hindi ako natinag eh. Hindi ako natinag. Kasi more than anything, ako, ang na-enjoy ko doon sa workshops, naging ko siyang outlet, Lou. Opo. Oo, naging ko siyang outlet. Parang naging parte siya ng paghinga ko, kumbaga. Parang yeah, ganun. A breather. Oo. Ang hirap na wala siya. Dahil hindi ka lang niya tuturuan kumarte. Tuturuan ka niya to, I'll go deep, to win in life. Ayan ang tinuturo ng shabak technique ni Direk Rhyan. And hindi lang sa acting siya nagagamit eh, kundi sa buhay din talaga. Isa sa buhay natin. Mm-hmm. And sa lahat siguro ng natutunan ko sa Star Magic Workshops, ayun yung pinakapinagpapasalamat ko. Dahil it keeps my sanity intact. Kumbaga. Ang sarap pakinggan po nun, no, na parang outlet niyo siya, it's a breather, na parang hindi trabaho para sa inyo dahil minahal niyo na po talaga ang iyong trabaho. Nakaka-inspire. Oh, saka mag-iiba yung tingin mo in life eh. Mag-iiba yung pag-abot mo sa mga goals mo in life. Alam mo yon, kung paano mo tanggapin ang mga bagay-bagay. Tama. Ngayon ko siya sobrang na-appreciate ngayong pandemic. Sobra. Okay. Na-feel niyo pa rin po ba yun na parang yung pain na sige, saktan niyo ako yung sinabi ko kanina. Saktan niyo ako, magagamit ko yan as fuel. Oo, tayong mga actors, kaibigan natin ang pain. Oo, fuel natin yan, fuel. If I may add, ang swerte ni Christian kasi na-experience niya yung physical setup ng workshops, di ba? Like, for the workshoppers, virtual lahat, di ba? Iba pa rin yung physical interaction with your classmates, with your mentors, di ba, Christian? Agree ka po? Yes, I agree, Ms. Tess. But in all fairness, sa setup ngayon, itong virtual workshops, na-experience ko siya nung pina-arte ako ni Direk Rhyan sa isa sa mga virtual workshop events niya. Grabe. Hands down sa team, dahil nagawa nilang patagusin yung emotions kahit na wala kang wala sa harapan mo yung kaeksena mo. Possible pala. And ang galing ng Star Magic Workshops for having that kind of system, kumbaga. Ang galing. Really an amazing work for Star Magic Workshop to shift to virtual workshops class. And to have also an international partnerships. At dahil dyan, Direk, the floor is yours to share to us the good news about our international partnerships. Yeah. Yes, thank you, Christian, and Tess and Lou for that. And not for anything else, at least sasabihin ko po sa inyong hindi kayo binobola ni Christian o binobola nila Lou o nila Tess kasi talagang pinaghirapan po naming aralin ng mga 20 teachers ko on how to transpose all workshops from physical to online nung nag-pandemic. Isang buwan lang naman po kaming hindi natenga nung March, mid-March of 2020 hanggang April, start May, nag-test run na po kami ng online.
And hindi po madali kasi nga dahil yung spontaneity, iwala, mas mahirap po yung spontaneity ng pagdating sa Zoom kasi naglalag ka, etc. But we happen to find ways on how to transpose everything. Kumbaga parang as artists, makakahanap at makakahanap tayo ng ways creatively kung paano matatranspose. And with that, the good thing, mas lumaki po yung workshops ng Star Magic dahil since online, yung mga Filipinos abroad can access online. And initially, prior to the pandemic, I have an initial tie-up with Artist Movement Productions, which is sila Chalen and sila Richelle. Nag-meet na kami dito at nag-meet na kami sa Toronto. Tapos, nung nag-pandemic, we decided, why not we transpose? So, with Canada, I'm doing workshops with them, acting, dance, voice. They are the Artist Movement Productions. So, that's, I'll introduce Chalen, Lacerna, and Richelle. Yeah, if you can open your video. Yeah. Sila po ang partners ng Star Magic sa Canada. And another one po, ngayon recently sa soft launch kami. Of course, she's an old-time friend. As in, pag nag-usap kami nito, parang kahapon lang eh. Nakapagtayo din siya during the pandemic ng E-Talent Music Academy. Hi, Annabelle. Thank you for being here. Yeah. Hello, Direk. Yeah. So, I'm introducing you our partners po in Canada, sa AMP, si Richelle and si Chalen. And sa Australia naman po si Miss Annabelle Borja-Regalada. Wow. Hello po. Welcome. Hello, Miss Richelle, Mr. Chalen, Miss Annabelle. Alam namin na different time zones po tayo. So maraming salamat for your time and to share with us your knowledge. So maraming salamat po for joining us today. Ayan. So ayan mga kapamilya, na meet nyo na. AM na. So yeah, good lunch na pala dyan sa inyo. So yeah, good day, I guess, everybody. Yeah, and thank you, Direk Rhyan, for partnering with us and with this online workshop. So, Chalen? Yes. Is he there? Yeah, I'm here. Hi. Thank you for having us. Hello to everybody in the Philippines and watching us from coast to coast here in Canada and the US. Direk Rhyan, thank you. And Atetes, thank you for inviting us here. And really nice to meet Annabelle as one of the other international partners. It's really such an honor. And I just want to share this. Christian doesn't know this, but Direk always, ever since we started the workshops here, sa mga international students, Christian was always the gold standard. Christian was always he always talks about Christian. Hindi nga, totoo. And then so all of our students that have graduated or have moved on, they know the story of yung kayod talaga ni Christian and his and it's amazing, and his story is such an inspiration. Christian, congratulations at naging maraming salamat po. Thank you. Yeah, very very welcome. At naging inspiration ka sa amin dito sa international workshops. Ayan. Salamat po. Thank you. I can attest to that, Kuya Christian, kasi lagi ka pong na-mention talaga ni Direk Rhyan. At nakaka-inspire. Lahat kilala ka na talaga. Sobrang yung backstory mo alam namin. So ayan, thank you. Annabelle? Ayan, and hello Lou. It's nice to be back. Hello po mga kapamilya. Good afternoon. It's 3:28 mula dito po sa Australia. And it's nice to be back. And thank you for Star Magic's partnership with us here at E-Talent Music Academy in Australia. Kamusta kayong lahat? everyone watching, si Miss Annabelle po ay dating boss namin sa UBC. So Star Music, Star Records. Nice to be back.
Ayan po. Aside po from Miss Rochelle, Miss Challen, and Miss Annabelle, ang ating aso ay tumatahol. But I will introduce to you mga kapamilya also gracing us today with her lovely, sweet presence and is also a former student of public workshop under the tutelage of Miss Carla Martinez before she joined Pinoy Big Brother. Yes, mga kapamilya, my co-PBB housemate and a dear, dear friend of mine, Kiara Takahashi. Hello po! Hello, hi. Kiara! Hi, Lou! Hi, Ate Tess! Hi, Direk Rhyan! Hi, Kiara! Hi, Sir Chalan! Everybody, hello po! Yes! Kiara! Okay, I'm very honored to be here. Of course, gusto ko pong magpasalamat sa pag-imbita po sa akin dito. At syempre, hello po sa lahat ng nanonood. Ayan. Direk Rhyan, maraming salamat po. Ayan. At bago natin ituloy ang ating kwentuhan, we'd like to acknowledge all the people who've been tweeting Kondria Star Magic MediaCon number 18 trending po with 7,980 tweets. Maraming salamat guys. Mamaya po makakasama natin si Andy at si Kobe. But for now, we can start our Q&A. Lou, let's call our friends from the media who will ask questions to our guests. Yes, yes, yes. Ayan po. So first is Mr. Al. The milestone there is more than the training is on how to have a culminating activity or recitals over Zoom or over Kumu. Like halimbawa, no, hindi kagaya nung excited tayong makita sa Dolphy Theater yung dance and voice concert na transpose din namin yun. So mas lumawak pa nga eh, mas nag-MTV yung mga bata. Tapos pinapalabas namin over Zoom, tapos may AI over Kumu, may engagement pa yung mga family members. Nagsesend sila ng mga virtual gifts, etc. So parang nagkaroon lang ng transition to streaming devices. I think that's the ano, isa yan sa mga naging success. And makikita mo na mas naging intimate yung training. Of course, it's a different feel, it's a different success yung physical workshop. Alam mo yan, Albert, Bri. Pero, iba rin yung sa online. Iba rin. And yun yung sinasabi ko nga na as artists, we will really find ways na not to stop the training of artists and artists wannabe. So, I think yun, that's one. And then two, isa sa mga I think milestone din is pag lagi ko tinatanong ang mga estudyante or chine-check ko rin sa mga teachers ko, ano natutunan ninyo at the end of the workshop? Isa ang very recurring na sinasabi, naging therapy sa kanila yung workshop during the pandemic or even now. Kasi to keep their sanity. Kasi nga naman, di ba ang artist, ang dami-daming emosyon, hindi mo yan makukulong. Ang isang singer, ang isang dancer, ang isang performer, hindi mo siya makukulong talaga. And di ba literal nga ang artista in a positive way, baliwang artista kasi maraming emotion eh. Pero yung online workshop naging tulay para makatulong sa sanity, hindi lang sanity but to improve oneself. At yun yung sinasabi ni Christian kanina na hindi lang acting, we touch the lives as well. Na parang imagine mo na lang, ano, may mga workshopper ako, girl na minsan nasa quarantine, ha? Nag-e-exena sa quarantine kasi may COVID siya. As in. Buti na lang daw, nakapamili siya sa Quezon City ng quarantine na may wifi. Imagine, cellphone, umaarte. Sabi ko, dead man na doon sa katabi ko kasi ano naman, parang asymptomatic naman ako, medyo gumaling na ako direct. Nag-e-exena sa quarantine area. Kaya parang it keeps them more energetic and I think that's one of the ano rin na naidulot nung online workshop is to help them survive in this pandemic in any other way. Parang ganun, girl.
Yung galing naman. Pero nakakaloka yung Direk, ha? Yung na, ano, umaarte sa, ano, sa quarantine. Baka naman pag nag-iiyak siya, isipin ng mga katabi niya. Na, takala, ano na nangyayari? Yung binibigay, pag gano'n, ang binibigay ko comedy. Kasi, para marami sa, gano'n. But otherwise, kahit na sinasabi namin sa kanilang, you don't need to. Kaya lang minsan talagang, I think that's their form of of surviving. At nga naman, kung iisipin nila yung sakit nila, mas lalo silang malulungkot, lalo silang ma-stress, lalo silang magkakasakit. But hindi lang yun pati yung sa ibang bansa. Kahit, ang biro ko nga lagi kapag kunyaring nasa, pag I'm doing workshops with the Canada, nosebleed ako. Kasi I need to do it entirely in English. O kaya kagaya kay Annabelle sa Music Academy, of course, I need to do it as well in English. But it works. Imagine mo, I have, in Canada, we have Thai, ibang nationality talaga. Like here, sa public workshop, I have a Russian actress as well na who doesn't know any Filipino or Tagalog. But it works. It works. Yung makikita mo yung, alam mo yan, yung universality ng technique at yung universality ng paano ang pamamaraan sa pag-workshop ng acting, voice, and dance. Yes. Well, or nasa Japan po talaga ako. I grew up in Japan. And then may mga artists from the Philippine singer. Pupunta sila sa Japan to para kumanta, tapos they get me as a guest singer. So, na-encourage nila ako, sabi nila, bakit hindi mo i-try out sa Philippines? Try mo kasi kumakanta ka din, ganyan. Tapos, ikaw ba gusto mong umarte? Sabi ko, hindi ko pa po na-try, pero gusto ko po i-try, sabi ko, Ate Tess. So, umuwi po ako, nagsapalaran talaga ako. Parang, sabi ko, Mami, I'll give it a shot. Wow, I'll give it a shot. So, umuwi po ako sa Philippines. Ang una ko po talagang naisip is I want to enroll myself in Star Magic. Alam naman po natin yung Star Magic. I grew up watching ABS-CBN, Kapamilya shows, Star Magic artists. And sobrang yung paghanga ko talaga yung sa mga artists natin. So, yun, in-enroll ko sarili ko. I remember kasama ko yung lola ko po. Nagpumila po kami, ganyan. And nakaka-relate ako kay Kuya Christian sa story niya na nangutang siya nung mabayad niya. Kasi dumating din sa point na nung intro pa lang, wala po akong pambayad. Tapos naalala ko si Sir Bong, ayan. Si Sir Bong sabi ko, saan yung pambayad natin? Sabi ko, wait lang po. So, na-feel ko yon Kuya Christian. So, by the way, we're a fan, ayan. Nakakatuwa po kasi I learned so much. And nung in-enroll ko po yung sarili ko sa Star Magic workshops, actually in-enrollan ko po lahat singing, acting, dancing. Tapos dun ko naramdaman na iba pala yung acting. I fell in love with acting after that. And then, watching masterclass, nag-audit po ako after ng class namin. Nag-audit po kay Direk Rhyan. Pinapanood ko po yung masterclass, ganyan. And then, kapag after po ng masterclass, nakikisama po ako sa di ba after po nun, Direk, parang ng class, merong get-together sa labas, yung parang to let go of the karga. Ganyan, sumasama po ako. Tapos ninahiya lang ako kausapin si Direk. Sabi ko, oh my God, at least kasama ko si Direk. Oh my guys, kasama ko si Direk Rhyan, lumabas kami. Ganon. Tapos, ayun nga po, it really helped me a lot, especially now. Ang dami ko po, parang, sorry po, Lou, I feel you, yung aso natin. Nagagamit ko po talaga siya ngayon. Kahit po nga sa PBB nung sumali po ako ng PBB, nag-audition po ako sa Japan, sabi ko, ano yung karga ko? Bakit ako papasok ng PBB? And it's such an honor to be here now and to share my experience because I really want to encourage yung mga gustong sumali sa singing, acting, dancing na mag-workshop because it really helps a lot. And hindi lang siya nakatulong na mag-grow ako as an artist, but it really helped me as a person kasi yung acting parang mas nakilala ko yung sarili ko
dun sa workshops and also now na kasama na ako sa artist training with Direk Rhyan, parang it's such a great opportunity. And looking back, parang sabi ko, wow, naalala ko yung lola ko, nag-iintay lang sa canteen, matapos ako mag-workshop, ganyan. Tapos ngayon, kasama ko na si Direk Rhyan, Kuya Christian, nung intro pa lang, parang dami, yun nga, ang daming kwento ni nila Miss Carla, nila Direk Rhyan about you. And now I'm here in one frame with all of you and Direk Rhyan and Miss Tess, Lou, of course. I'm so honored and I'm so grateful. Kaya maraming maraming salamat po, Star Magic.